So, nasa screen nyo po ngayon, makikita nyo ang one year mga scripture reference natin. Yan po, at ang nakaschedule po ngayon ay February 3, Exodus chapter 12, verse 13. At ang ito po ay pinamagatang Praying for the Lord's Passover. Praying for the Lord's Passover. Exodus chapter 12, verse 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are, so that when I see the blood, I will pass over you, and this plague will not fall on you to destroy you when I attack the land of Egypt. Exodus chapter 12, verse 13. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. So, naka-highlight po dito yung Passover. Tayo po ay tutunghayan natin kung paano to natin may apply sa panahon natin ngayon. Kasi ito pong Exodus chapter 12 verse 13 ay nangyari noon. Matagal na panahon na. Ngunit ang salita ng Diyos ay buhay. Ito po ay may apply natin sa buhay natin sa ngayon. Tingnan lang po natin ang bansa pong Israel ay magse-celebrate ng Passover. Yan po. So by March 27 po ng gabi, yun ang kanilang start ng Passover. At for the next 8 days ay nag-o-observe sila ng Passover celebration or festivities. Isang linggo. Ano po? At ito po ay, ang sabi nga sa Bible ay magsisimula. Ito ang sinyales na ang buwan ng Passover, ang unang buwan ng taon. At ang tawag nga po doon ay buwan ng Nisan. So makikita nyo po sa inyong mga screen ay ang Nisan ang kanilang religious first month of the year. Pero yung kanila pong non-religious calendar ay nagsisimula ng after Nisan ay mga 6-7 months pa. Yan po yun, no? Ano bang pangbasa doon? Tishrei. Yan. At ang kanila pong calendar ay hindi katulad ng ating kalendaryo na 365 days or 366 days in a year na nagpapalit-palit lang every 4 years or leap year. Yan. Sa kanila po ay paiba-iba. Sila po ay sinusunod nila ang tinatawag na lunar calendar. Yan. Kaya minsan ay 355 lang sila in a year, minsan ay 383 days in a year. So, paiba-iba po. Kaya yung schedule din ng Passover nila ay paiba-iba. Pero sineselebrate nila yung Passover na to. At pwede natin tanungin, totoo bang nangyari yung Passover? Meron bang historical artifacts? Makikita ba to sa archaeology? Archaeological finds? Yan. Kasi may mga celebrations na nangyayari dahil sa tradition lang. No? Napagkasunduan lang. Yan, mga ganun po. Pero kasama na dito yung sinasabi na totoo bang nangyari ang 10 salot sa Egypt? Kasi yung ating pumabasahin yun or binasa ngayon ay pang 10 salot yung kamatayan ng mga panganay. Po, yung Passover na yan. At ang Time Magazine niya po ay nag-issue noong April 2019 pa ng isang kanilang research. Yan po. Did the 10 plagues of Egypt really happen? At inahanap nila ang reason kung talagang nangyari yon. Yan. So may mga proposal sila na ito ay gawa ng isang volcanic eruption. Yan, kaya nag-iba yung kulay ng tubig, naging pula, baka gawa daw ng lava, mga ganong stuff. Yung mga frogs dahil sa nagkaroon ng eruption ay nagsilabasan sa kanilang mga lungga. Yung mga flies and locusts ay gawa nga ng may volcanic eruption ay lumipat, nag-relocate at napadaan sa lugar ng Egypt. So mga ganong explanation. No, ang iba naman ay ang sabi ay climate change.
Yun, climate change nung panahon na yon. At tayo naman mga Kristiyano ay iba ang ating pananaw dahil ito nga po ay nasulat sa banal na aklat sa ating Bible. Ano po? So ang Exodus chapter 12 verse 13 ay dinidispute din, no? Tinatanong din or pinag-uusapan na sino ba talaga yung nag-execute? Kasi ang sabi sa verse 12 verse 13, di ba? I see the blood. I will pass over. I when I attack. Yan. So sino yung I na yon? May nagsasabi na yan daw ay hindi naman talaga ang Diyos, kundi nag-command lang ang Diyos at ang angel of death. Yan. Mas sumikat yung angel of death. No? Makikita niyo yung background. No? Angel of death. Yun daw naman talaga ang nag-execute ng pagpatay sa mga panganay. Pero minimake sense lang nila. Kaya lang tayong mga Kristiyano ay alam natin ang katotohanan na ang Diyos mismo ang Diyos mismo ang bumaba mula sa langit at siya ang nag-execute, no, nung kanyang decree. Nung katulad din nung nangyari sa Sodom and Gomorrah, di ba? Sinabi rin niya na bumaba siya upang tingnan ang kalagayan ng mga tao dahil kina-cry out na masama ang mga taga-Sodom at Gomorrah. Ayun. So ganun din po ito. Yung I dyan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi yan yung angel of death. No? Hindi po yan yung angel of death na popular na sinasabi. At nandyan din po, mababasa natin yung blood at ang importance ng blood. Ang blood na po na to ay mula sa tinatawag nilang lamb, no? Ang lamb sa kanila ay either sheep or goat, no? At ang utos po dyan, yung blood na yan ay ipapahid sa yan, verse 7, no, ng Exodus chapter 12. Ipapahid sa hamba at sa mga doorpost, po, mga poste. Yan. So nakikita niyo po sa screen yung artist impression ng pagpapahid ng blood. Yan. At kasama po doon ay yan po ay ipapahid dun sa mga bahay at sa loob ng bahay ay sila'y mananatili at anong gagawin nila? Sila po ay kakainin nila yung kanilang lamb na pinatay. Yan. At ang lamb na po yon ay dinescribe na dapat ay perfect. So walang defect. Male and 1-year-old. Yan. Tapos kakain sila doon sa lugar na yon, no? At pag kinain nila ay wala daw silang dapat itira, no? So ibig sabihin kapag pumili sila ng lamb at mas malaki pa sa hindi nila makakain lahat do sa pamilya, pwede daw nilang i-share yung lamb sa kapitbahay. Yan, para hindi walang masayang. Ang Diyos ay ano eh, masinop, no? Ayaw niya nang may nasasayang. Yan po. Pero kung talaga daw po may naiwan at may natira, ay huwag din kakainin, no? Kundi sunugin yung mga natira. Yan po. Yan. Hindi tulad sa atin, no, pagka tayo ay nagpe-festivities, no, nagiging pangatlong init. 'Di ba? Nung nag ano tayo Pasko at bagong taon, eh alam na, no, ang laman ng rep ay laging may spaghetti, may tira-tira. Yan. Ay dito po ay wala daw po silang ititira, no? Kakainin nila 'yon. At habang kinakain daw po nila, sabi diyan sa Exodus chapter 12, ito po ay nakahanda na sila para lumayas, umalis sa Ehipto. You are dressed to travel, sabi po dyan. Yung sandals ay nakasuot na. Talagang handa ng umalis. At mababasa nga po natin, di ba, sa Ephesians chapter 6 verse 15,
ang armor of God, ang sandals po ay preparing or readiness, prepared for the good news of peace. Yan. Ang staff nila ay nasa hand, hawak-hawak na rin nila habang kumakain at ang pagkain daw po nila ay nagmamadali. Yung hindi ninanamnam ang sandali, hindi kailangan madali at madalian, parang nag in a hurry. Yan ang sabi po sa ibang translation. Yan. At ito pong blood na to ay alam natin na reflection or foreshadowing ng blood ni Jesus, no? Na tumigis dun sa krus ng Kalbaryo. Yan. So ito pong event na to ay foreshadowing lamang ng nangyari dun sa cross nung si Jesus na. Yan. Ang isa rin pong word na titingnan natin ay yung salita na see. When I see the blood, ang Diyos mismo po ang nakatingin at tumitingin. At titingnan niya kung sinunod ang kanyang utos. No? Kailangan nakita niya na sumunod. Sabi nga po sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, ano? The Lord watches the whole earth carefully and is ready to strengthen those who are devoted to Him. Pag sinabi mong devoted ka ay sumusunod ka sa pinag-uutos ng Panginoon. So yung utos dito ng Panginoon sa mga Israelita, magpahid ng dugo sa mga hamba at poste, titingnan daw ng Panginoon. And then sabi rin po dun sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, tanda natin nung pinipili kung sino nga anoint na next king ng Israel. Sabi ni God kay Samuel, "The Lord looks at the heart." So sa panahon natin ngayon, wala naman tayong ilalagay na dugo sa ating mga hamba ng pinto. Pero ang Diyos ay titingin sa ating puso kung nandun ang blood ng ating Panginoong Jesus or tinanggap na ba natin talaga ang Panginoong Jesus. Yeah, the Lord looks at the heart. And Hebrews chapter 4 verse 13, sinasabi po ay, "No creature is hidden from God, but everything is naked and exposed to the eyes of Him to whom we must render an account." Hebrews 4:13. Tayo daw po ay mananagot sa Panginoon dahil kitang-kita niya. Wala tayong maiitago. Hindi natin maitatago kung ano man ang gusto natin itago sa Panginoon. Ayan. At makikita niya kung may hindi ka sinunod. At pagka nakita niya ay baka hindi ka niya i-pass over. Yan po ang danger. Kaya tayo po ay huwag magtago sa Panginoon. Ay, hindi naman talaga tayo makakapagtago. Kitang-kita niya. Ayan. Next word po na bigyan natin ng pansin ay yung destroy. At ang destroy po dito ay katulad nung destruction ng Sodom and Gomorrah sa Genesis chapter 19 verse 24. Kung babalikan po natin, ang sabi doon ay, "The Lord rained down sulfur and fire." Rained down sulfur and fire. "And it was sent down from the sky by the Lord." At itong sulfur and fire na to ay tumama sa inhabitants, ibig sabihin sa mga tao, and vegetation. Pati ang land ay kasama kung saan nakatira yung mga tao. No? It is a destruction. It is a state of being completely obliterated. Annihilation. Yan. Ganun po ang meaning nitong destroy na to. So pag ang Panginoon daw po ay pumunta at nakita niya ang kanyang daladalang destruction or plague, ay wala siyang iiwang nakatayo. Ganun po ang katindi ng plague na to na darating at dadalhin ng Panginoon. Kaya tayo po ay sinasabihan ng Panginoon ngayon na maghanda dahil siya ay darating. And He will attack. Ayan. He will strike. At sa pag-strike niya po na to ay
wala siyang sinasanto sa ano nga, lingguaheng kanto. Wala siyang sasantuhin. Yan. Malupit ba ang Diyos? Sobra bang lupit nun? Hindi, no? Hindi naman. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Sa verse na to na Exodus chapter 12 verse 13, ang kahit sinabi niya mag-a-attack siya is because may pauna na siyang sabi, eh, di ba? Sa Exodus chapter 9 verse 1, ano ang pasabi niya sa paraon, sa pinuno ng Egypt? Release my people that they may serve me. Yun ang purpose, no? Yun ang purpose para sa kanya ring kapurihan. At dahil nga hindi siya pakinggan ng paraon at ayaw bitawan ng paraon ang kanyang people, ay the Lord will attack and bring down destruction. But yan nga po, there is a Passover and he sees kung sino ang mas fair. No? Makatarungan talaga ang Diyos. Makatarungan ka lang Diyos. Kaya bigyan natin pansin yung where you are. So ngayon, kinakausap tayo ng Panginoon, nasa ang side tayo? Tayo ba ay sumunod, nagpasakop tayo sa blood ni Christ? No? At kung hindi pa, or kung tayo ay naligaw, na daya, na trick, ng kaaway, bumalik tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay dadalaw. Dadalaw siya. At i-release niya ang kanyang bayan, ang mga sumusunod sa kanya upang makapaglingkod sa kanya ng malaya. Yan po. And sabi nga sa John chapter 15 verse 4, remain in me and I will remain in you. Kay Jesus tayo ay safe, no? And sa verse 5, John chapter 15, the one who remains in me and I in him bears much fruit. Magiging mabunga raw po tayo kapag tayo ay nanatili. Tulad din ng mga Israelita, manatili sa loob ng tahanan at nandun sinunod ang kagustuhan ng Panginoon, the Lord will pass over. John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Tayo po ay mananalangin. Taglayin natin ang pangako ng Panginoon na kapag tayo ay nanatili sa Kanya, no, He will hear our prayers. And kapag nag-execute siya ng judgment, the Lord will pass over us. Hallelujah. The Lord is on the attack, but if we remain in Him, He will pass over us. Praise God. Hallelujah.